yan, influencers. Ayan, pinaano sa inyo yan ni Ate Pat nyo, ni Ate Nicole nyo kahapon yata. Kahapon ba yon? Kahapon ba yung posting? And ang ganda, no? Pinapakita din yung parang may mga hint na kung may iba't ibang tao. Nakita natin din parang mukhang vlogger, di ba? Isa naman parang content creator. And yes, ang title ng ating series for this month of May is Influencers. Tanong ko. Okay, I know. Naririnig natin to lahat talaga. Itong influencers na to. Familiar tayo with this term, no? Knowing this term, kayo, sa pagkakaintindi nyo, do you consider yourself as an influencer? Yan. Sige nga. Parinig pa kita naman ng mga me dyan. Yes, I am an influencer. Patingin nga ng mga ganyan nyo. Or baka gusto nila. Yan, sabi ni Jeev Medj. Yan, mga Medj. Okay. Okay, kung hindi ka naman yung parang, sorry, may nagpupukpok dito sa akin. Eh. Masyadong mukhang inaalaw ako. Okay. Medjo din daw si Ian, ni DG. Ayan, okay. So, sige. Second question tayo. Pero ikaw ba? Nakikita mo yung mga influencers ngayon? Ayan, sa atin ni Kumabol. Technical, yes. Pero sa personality ko, hindi ako influencer. Ayan. Oo, kasi, di ba may ano, hindi pa natin nilidiscuss siguro sa youth. Pero may iba't iba kasi yun eh. Doer, relator, tas meron ding personality talaga na influencer. So, yun yung sinasabi ni atin ni Kumabol. So, second question ko. Alam niyo naman yung mga influencer, di ba? Most of the time, nasa spotlight sila, ganyan. Meron ba dito mga aspiring influencer? Ayan, yung mga aspiring na gusto nila maging ano sila, Donalyn, o kaya, sino pa ba yung mga Zainab, ganyan, Alex Gonzaga, puro babae, no? Yung mga lalaki ngayon. Si Architect Lian. Medyo mga may mga gayang ba kayo dyan? Sabi niyan, Donald Duck. Jamil. Okay. Jamil, okay. Wow, meron mga na-in love dyan, nasaktan. Ano nyo ba? Si Tulfo ba? Gusto nyo ba maging host kayo ng mga nagreklamo at sa nire-reklamo, mga ganyan? Si Jeev daw, si Kong. Ayun, si Kong, tama. Kong TV yun, di ba? Hindi pa ako na masyadong nakakapanood ng kanyang mga vlogs. Ayan. Okay, so tahimik talaga yung iba. Ayaw nila. Okay, so yun, may iba-iba naman tayo, no? Pero nakikita ko ngayon talaga sa generation, ang daming mga aspiring na influencers nila. Siguro yung iba hindi mag-vlog, pero gusto nila kahit mag-post lang, di ba yung ginagawa ni Ate Nicole nyo, medyo more on vlogs siya. Vlogs yung writing lang. And vlogs, video, kaya nga siya V. Yan, vlog. So, iba't iba. Ha? Vlog. Ewan ko din. Bakit nga ba yung bag susulat daw? Bakit nga ba yung V is for writing? Anyway. So, kaya ngayon, kaya share ko lang ang aking PowerPoint. Itong influencers na to, bakit natin to, ayan, before Bolten daw, sabi ni Nicole. Tama naman. Okay. So, bakit ba natin tatalakayin itong influencers? Okay, influencer. Kasi believe it or not, kahit sabihin mo na hindi naman ako nagpo-phone, hindi naman ako masyadong ma-social media, everything you do right now, how you decide in your life, di ba? Simple things na ginagawa mo ngayon are affected nung mga influencer around you. Do you believe that? Okay? I'm not saying na social media lang to, di ba? Because there are really influencers around you. That could be your mother, your father, sister mo, di ba? Kapatid mong lalaki, kapitbahay mo, di ba? Yung classmate mo na nakikita mo, wow, nagsusulat siya, makapagsulat din, ganyan. Those are influencers. And alam mo yon, talagang hindi man natin, ewan ko kung aware kayo, no? Pero lahat talaga naapektuhan yon, na naapektuhan na tayo ng mga influencers, those influencers around us. And we have this may nakita lang namin na maganda, magandang makita natin na ano ba dapat yung ginagawa natin bilang Christian dito sa mga influencers na to. And maging aware din tayo na tama ba, di ba? Tama ba itong mga fina-follow ko or ako ba? Tama din ba yung mga
tawag ito, ina-out ko naman sa social media or kahit hindi sa social media, di ba, sa bahay mo, di ba, kasi yun nga. Ano, pumunta rin tayo din. Okay, so, ang topic natin actually for today is just parang launching lang siya. So, mabilis lang ako magsasalita ngayon. Magkakasharing din tayo mamaya, di ba, kung gusto nyo. Kasi for the next 4 Sundays, nag-invite ako ng mga influencers talaga. Wow, ako personally na alam ko talaga these people are influencers na magpapakita sa atin, tuturuan tayo na paano nga ba mag-influence ng tao. Alam mo yon? Paano nga ba mag-influence ng tao? Pero ano, ang ganda nito kasi baka isipin nyo, ay ano ba yan, pang ano, baka pang mga maiingay yan or pang lionite, pero hindi ganun yon. Yun yung twist doon kasi hindi ganun papunta. Okay? Hindi namin kayo tuturuan, oh, mag-vlog kayo. No. Okay? Meron lang tayong i-unleash sa bawat isa sa atin. So, are you excited? If you're excited, can you just comment down below? Wow, vlog. Can you just chat na influencer? Ayan. Isang malaking influencer naman dyan. 23 participants. Pakichat naman influencer. Come on. Yes, sabi ni Edward, influencer, Nick, Justine, Gladys, ayan, sige, sino pa, Joshua, Mark, G-Boy, Team, Judy, come on, sige, influencer, send natin yan. Ayan, sino pa, sabi ni Judy, ni David, ni Ara, Angel, wow, influencer. Okay. Sige, I'm gonna share my screen. Ay, nakain naman ako. Wait lang, para kami nasa sinehan ngayon, no? Sorry, may nag-ano sa likod ko, so dumadaan-daan lang yan. Parang sinehan lang yan, no? Ayan. Okay. Nakita nyo ba ang aking... Oo, live na live po tayo, Nick. Okay. So, nakita nyo ba ang ating title for today? Ito yung tatalakayin natin. Influence and Influencers. Okay? Influence and Influencers. Mamaya, mas magiging clear pa sa atin ano naman yung tatalakayin natin for the next Sundays. Okay. Okay. Let's pray. Pray muna tayo. Let's bow down our heads. Father, in heaven, we thank you, God, for this series. We thank you, God, for the wisdom, Panginoon, that you entrusted the leaders, Lord God, the core, Panginoon, para mag-come up po kami sa ganitong series. We know, Lord God, na marami kang i-reveal sa aming mga anak mo, Lord God. And Lord, this is the age, Panginoon, of influencers, of influences, Panginoon. And we as Christians, we as your children, we need to be aware, Panginoon, kung ano po yung pinapagawa mo sa amin in this time. So Lord, I pray that you prepare our hearts. You open our hearts, Lord God, that our ears will be willing to listen, Panginoon, ano man po yung sasabihin mo sa amin, Panginoon. And we rebuke any distraction, Lord God. Just believe in your power, Lord. Itago mo po ako sa iyong likuran, Lord. Tanging salita mo lamang po ang sasabihin ko, Father. Maybe just enjoy this afternoon, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, influence and influencers. Okay, so start muna tayo sa meaning ng influence. Sabi ko nga, alam nyo na to, pero minsan talaga maganda yung parang dinedefine natin. What influence talaga? Ano talaga yung isang bagay? So, sabi po sa barkada kong si Oxford, sabi niya, yan, it is, the influence is the capacity to have an effect on the character, development, or behavior of someone or something, or the effect itself. Okay? Yung isa daw yung kapasidad na magkaroon ka ng epekto dun sa isang tao, o kaya pwedeng positive or negative, basta magkaroon ka ng effect dun. Okay? Yun yung influence. Sabi naman ni Merriam, ayan, the power of capacity, same, of causing an effect in indirect or intangible ways. Intangible ways yung parang hindi nahahawakan, di ba? Okay, so ganun siya. Parang same lang, halos, no? Ito yung power of, or capacity na kakaroon din ng effect. So makikita nyo dyan, ano yung mga same words na nakita natin dito sa two definitions?
Sige nga, chat nyo nga. Ano yung parang may same? Hindi parang same. Same talaga. Capacity. Ayan, doble. Tama, tama. Ano pa? Effect. Ayan. Thank you to our media operator. Ayan. So, effect. Meaning, influence is anumang epekto sa'yo na parang magbago ka, masama man or maganda, basta may changes sa'yo, influence yun, na-influensyahan ka. Gets nyo? Okay, so sabi dito, it could be parang development sa isang character o kaya sa behavior niya or something. Basta, nagkaroon ng epekto. Malinaw tayo doon? So, na masasabi nyo na ba na parang kayo kahit papano, ah, okay, na-influensyahan niya ako. May influence ako. Kung saan ka nag-aaral ngayon, kung anong course mo ngayon, somehow, naapektuhan ba yan ng tatay mo? Naapektuhan ba yan ng nanay mo o ng friends mo? Diba? Basta something siya na may change, na may epekto sa'yo. And that is influence. Okay, so may tanong lang ako. Ay, may tanong ako. May kwento pala ako. Ayan, okay. So, ano, parang siguro 3 years ago, nag-work ako sa Makati, meron akong ano sa sarili ko na sabi ko, hindi na muna ako, ano, magko-coffee. Ano sabi ko, hindi na muna ako magko-coffee kasi papaliit ng tiyan, ano, mga New Year's resolution natin, mga ganyan. Ayoko na muna, mga milk tea, mga ganyan, okay? So ngayon, di on the way home, ay on the way home, on the way ako sa work, nag-Twitter ako noon, nakita ko tong si Maine Mendoza. Tawag dito. Ine-endorse niya tong Nescafe. Nakalimutan ko na, ang tagal na kasi. Basta yung itong Nescafe na to, na, eh, kape, oo nga, yung basta 3-in-1. So, hindi ko alam na, sabi ko, oh, parang sarap ah, gumayon ako ah. Parang ang sarap. So, mamaya, pagbaba ko ng Makati, bago ako pumunta na, umakyat ng office, pumunta ako sa minister. Binili ko yung kape na ine-endorse ni Maine. Tapos, doon ko na lang nalang bigla na, ay, di ba hindi ako magkakape? Bakit parang napabili ako bigla? Okay, so nagkaroon siya ng ano, influence sa akin. Okay, so may mga ganun ba kayo? Patingin nga ng mga ano nyo, may mga ganun ba kayo na, okay po, sa mga nag-work dyan, mga ate natin, hindi ako magpapaano sa 5-5 na free shipping na yan. Hindi, hindi ako marupok. Pero maya-maya, may mga unti-unti nang ina-add to cart. Bakit? Nakita si Ann Curtis na may bagong lipstick ng BLK. Ayan. Nakita naman, sabi ni Ate Clow, grabe ka naman, di ba? Nakita ni Kuya Ian na, uy, ang ganda, bagong keyboard to, may ilaw, wow, astig. Okay, add to cart ka ngayon. Okay, ano pa? Sa mga youth ba, ano bang mga binibili nyo? Hindi ako, ano, wala akong pera. Nakita ngayon si Alex Gonzaga nagtumikim ng Happy Cup. Parang, sige, parang masarap. Yan. So, nag-add ka ngayon. Sige, ngayon lang. Okay, so, di ba nakikita nyo ngayon na may influence na sa atin. Okay? I have another one. Ayan, nasabi to kanina. Sino yan? Sino yan? Yung mga nanonood dyan. Ako kasi kakanood ko lang to, kaya medyo hype na hype ako. Si Josh Kilama to. Ayan, sabi ni Nick, yung Lucky Me Spicy Cheesy Cup Noodles. Wow, ang taray naman. Ayan, sabi din ni Clau, yung crispy patata ni Alex G. Oo nga, no? Effective. Effective nga kasi parang ang sarap. Okay. Si Eren. Ayan, sabi ni Joshua, ito po ay si Eren. Ayan. So, sa hindi nakakaalam, si Eren po ay isang bida. So, sa mga bida, hindi ko pa sa alam buong story, pero ayan, parang isa siya sa mga bida sa Attack on Titan, kung saan pinaka-concept niya, higante versus tao. Parang ganyan. Okay. So, pinapanood namin to ni Kuya Ben mo. Nakita namin yung character ni Eren na may something sa kanya. Nakita namin na, ay, parang influencer to si Eren. Why? Kasi alam mo yun, wala, hindi naman siya sobrang galing. Pero when he speaks yung, when he speaks yung truth o kaya paano siya mag-deliver ng emotion niya, talagang napapamove yung mga tao. Diba? Meron din kasi parang sinasabi niya na huwag kayong matakot. Kaya natin yung mga higante na yan. So, may mga tao na nagsasabi na, ha, ano ka ba naman? Parang ano, narinig mo ba yung sarili mo? Ganyan.
So alam mo, ganun lang sila, pero along the episodes, makikita mo yung mga tao, yung mga ibang tao sa circle niya, tumatapang. Diba? Tumatapang na parang narinig kasi siguro, parang na kasama nila si Eren, nakita nila yung passion. Wow, parang naaapektuhan ako. Na sila, fix na yun na sa isip ko, ayoko maging sundalo, ayoko maging ganito, dito lang ako. Pero dahil nakikita nila na there is someone na matapang na gustong lumaban, gustong paglaban yung humanity, ay, parang gusto ko na rin. Diba? So, maraming ganyan sa atin. Maraming ganyan sa around us. Okay? And those are what we called influencer. Ayan. Influencer. Ngayon, nakikita niyo na ba kung sino yung mga influencer sa mga buhay-buhay nyo? Ayan. So, ano nga ba yung influencer? Tingnan natin. Yan. Influencer, simply, he is the one who exerts influence. Pinapractice niya yung influence niya. Sinasabi niya yung nalalaman niya. Okay? A person who inspires or guides the actions of others. Okay? So, ito, sabi ito sa Merayam, ito daw yung ano niya. Okay? So, ito parang ang ganda. Ang ganda ng ano din, no? Ang ganda ng meaning na, wow, so parang pag-influencer pala, it inspires or guides. Para ba lang sila Ate Clau? Ayan, para ba yan sila Ate Pat? Sila Ate Giselle? Mga ganyan. Ah, okay. So, ito yun, no? It exerts influence na parang may, may kapasidad ka, sinabi natin sa influence kanina, may kapasidad ka, may power ka to influence. Tapos once na in-exert mo yon, okay, nagiging influencer ka na. Pag nilabas mo yon, in-out mo yon. Okay? Ito naman, ang ganda din ng definition niya, from influence marketing hub. So, if marketing, we know, di ba, alam to natin, Giselle. Pag marketing, simply gusto mo mag-sell ng isang bagay o ng isang product. So, ito naman yung definition. Someone who has the power to affect the purchasing decisions of others because of his or her authority, knowledge, position, or relationship with his or her audience. Okay, so sabi daw yan, itong influencer may power siya para maapektuhan yung purchasing decisions of others. Just for example, sinabi ko, hindi nga ako magkakape. Yun yung decision ko, di ba? Pero nakita ko si Min Mendoza. Siyempre si Min, mga kasagsagan nun, di ba? Nagkakape. Teka, parang gusto ko na rin magkape. Di ba? O kaya, ano ba, magda-diet na ako. Ay, ne. Kunyari, gusto mong kumain, di ba? Para naman baliktad naman tayo. Nakita mo ngayon si Kim Chu, nag-jumping rope ng 5K. Shucks, parang gusto ko na rin yun. Tinatamad ka, nakita mo si Ate Nick, nag-post ng vlog niya, o nakita mo, yung favorite mong blogger na nagpo-post ng ganyan, wow, parang gusto ko na rin magsulat. Okay? So, meron siyang power maapektuhan. Diba? Maapektuhan yung mga decisions mo. And sa marketing, yun nga, it affects how you decide sa purchasing decision. Ano yung maganda? Kasi, ewan ko kung napapansin nyo to, ha? Kapag bibili kayo, diba? Teka, ano kayang sabi dito ni Tony Sia? Kung kilala niyo yun. Ano kayang sabi dito ni ano? Okay, ni... Oh, minsan, sige, gawin natin sa home lang. Alam ko, nabili na to ni ate. Ano kayang sabi ni ate dito? Ano kayang masasabi niya? Ano kayang... Review. Ayan. So, naghahanap tayo ng ganun. Kasi bakit? We see these people na may authority, na may knowledge about that particular product and you want to hear from him. Diba? Or from her. Minsan, actually, hindi naman dahil sa product din. Minsan nga dahil lang sa tao, kaya ka bibili. Tama? Okay. Sa mga introvert, ayokong sumama. Ayokong sumama dito sa party na to, ganyan. Pero dahil may influencer kang friend, and alam mo yun, parang ang lakas ng dating niya sa'yo and gusto mo talaga siyang kasama, minsan napapasama ka na lang eh. Diba? Bakit? Kasi dahil sa tao, di ba? So, minsan, it's not the product, it's not the service or whatsoever. Minsan, ang tindi lang talaga nung ano, influence ng influencer o ng pagka-influencer ng taong yun sa'yo. Okay? Kaya sabi niya, authority. Kaya sabi niya din, kung influencer ka, talaga may authority ka, nasa position ka, nasa knowledge ka. Kasi bakit? Hanggat may audience ka, influencer ka. Okay? Now, agree, 100%. Ayan, lakas ng magnet, di ba? Nakakahawa. Ayan. So, next tayo, let's talk about social media. Ayan.
social media as the largest and easiest platform to influence. Do you agree with that? Largest and easiest platform. Alam nyo dati sa TV. Sa TV lang, pinapalabas yung mga products and all. Kung kailangan, gandahan natin yung commercial. Ano, kasi papalabas yun sa TV. Pagkatapos ng Encantadia, very bago eh. No? Pagkatapos ng Encantadia, o ano, 5 minutes na lang, taray ng PowerPoint na well influencer. Oh, joke lang. joke lang. So, alam mo yun, Encantadia, play siya ng 10 minutes. Bilang, oh, 5 minutes na, mag-a-add tayo. Commercial ang lahat. So, bubonggahan nila yan. Diyan sila bebenta. Pero ngayon, tanungin ko kayo, sino dito yung nagti-TV pa? Sino dito yung nanonood pa ng TV? Meron pa ba? Sorry, ang email. Meron pa ba? Patingin niya kung sino pang may nanonood ng TV dito. Parang wala na. Ayan, si Josh. Ano pala si Josh? Sige, tanong ko naman. Sino naman dito yung halos lahat ng news, halos lahat ng balita, mga TV series, nakikita nyo na lang sa social media? May it be Facebook, YouTube, Netflix, and all. Sino dito yung gano'n? Ako. Sabi ko, anong manonood ako ngayon? Tingin ako sa Facebook. Manonood ka lang, pero mapacheck mo yung comment. Ay, oo nga. Ba't naman ganito? Diba? Okay. So, because that's the truth. Diba? In our age, sa age nyo, lalo na, itong generation na to, social media na po yung largest and easiest platform to influence. Lalo na ngayon pandemic, di ba? We are all online. Hindi ko na magpo-post na, minsan nga kahit ice candy eh, di ba? Meron na ngayon mga, minsan sa subdivision nyo palang, gagandahan mo na ice candy, 5 pesos avocado. Wow, di ba? Sarap. Kasi bakit? Lahat na talaga ng tao, titingin yan sa phone. Titingin yan sa phone, nag-ilingin, uy, wow. Diba? Wala nang naglalakad ngayon, makikita yung paskil mo na ano, dun ma-entice. Hindi. Ngayon, pagalingan ng ads. Because yun yung totoo. Ayan, o diba? Sabi, ang daming naging plantita dahil sa social media. Ang daming nag-ayos ng bahay dahil sa social media. Okay? Kasi, well, yun talaga, yun yung totoo. Bakit? Explain ko sa inyo. Alam nyo ba na ang Philippines po, Philippines is the top user of social media for 6 straight years. Palakpakan naman natin ang ating mga sarili. Ayan. For 6 straight years. Ang sarap pag ano yan, medal yan, no? Parang ano, top 1 pa for 6 straight years. Pero ito, wow! Philippines po is as the top user of social media for 6 straight years. That is according from research firms of Hootsuite and We Are Social na web. Okay. Na firms, I'm sorry. So, more details. Filipinos daw spend an average of 10 hours and 56 minutes on the internet daily. Grabe, no? Average pa lang yun, guys. Hindi ko alam sa inyo kung 24 hours. Diba? 24 hours. Natulog ka 8 hours. Tingnan mo to. Ilan na lang? Ilang oras na lang? Siguro, ang ginagawa mo na kumain ka, pero minsan chinecheck pa rin natin yung ano, di ba? Minsan, baka nga isa sa inyo ngayon nasa, ano, nag-CR, pero hawak mo pa rin, di ba? Natural, nag-i-eat pa na tayo ngayon. So, alam mo yun, grabe to, di ba? 10 hours and 15, almost 11 hours yung ini-spend mo sa internet, sa social media daily. Kaya siguro talagang sa according to data na talagang yung Philippines nga, Filipino, sila talaga yung top user ng social media. Kaya ang daling magbenta. Diba? Sino dito yung pag manonood kayo ng YouTube, ang daming ads. Dadamihan nila ng ads. Bakit? Alam nila na marami, makakabenta tayo dito. Maraming makakanood dito. Okay, so itong mga susunod na to, siguro lima lang to. Ito yung lang yung mga nakikita ko ng mga influencers ngayon na uso. Or siguro ba hindi ako na include, pero I want you to participate. Sabihin niyo lang kung sino-sino itong mga to. Okay, makikita natin dito kung talagang follower kayo. Okay, so first,
Ayan. Sino yan? Sino kaya tong ano na to? Influencer na to? Yan. Si Zainab. Yan. Tama. Si Zainab po yan. Okay. Sino to? Yan. Talaga naman. Titig pa lang. Parang ano ka na eh. Nakatakot eh. Parang may problema na agad. May kaso na agad. Si Kuya to. Si Kuya Ian daw, MG. Si Kuya mo to po. Ayan. Guys, walang aabot dito ng tulfo. Baka magkatulfuhan tayo dito. Hindi naman. Okay. Next, sino to? Ayan na. OMG, the controversial. Jamil. Okay. So, si, tama ba? Jamil, si Jayzam siya. And sino tong? Ah, Camille. Si Camille. Okay. Si Jayzam and Camille. Ang Bible study. Okay. Next, ayan, sino mga nanonood na to? Alex G. Diba? Tony G. Ayan, Mrs. Morada. Ayan. So last, ito naman. Para may lalaki naman tayo. Wala akong alam mo siya sa mga lalaki. Sorry na. Ayan, si Bebe ko, si Architect Lian. Lian, ano ba to? Lian, ano ba? Austria. Okay, pina-follow siya ni Lian. Si Lian, Austria. Ayan, so ito naman sa mga, tawag ito, ayan, architect ka. So mga bahay-bahay, nag-review siya. Pinoy Architect Reacts. Ayan, okay. So, these are the people. Makikita natin yan na, you know, tawag dito, nakikita natin sa social media, minsan mag-notify pa sa'yo pag nakasubscribe ka. And, you know, the truth is, nangyayari ngayon, if we follow these people, okay? Nakikita natin yung buhay nila. Okay, I don't know kung aware kayo or not, pero as you come to follow them, as you come to see their post every day or every other week, ganyan, tendency is naapektuhan ka nila. You tend to follow their how they dress, ano yung maganda sa kanila, how they speak. Ako, si Alex Gonzaga talaga, napapaparehas kami dun sa ang feeling, favorite na namin. Kasi lagi akong pinaparod, nakakatawa, di ba? So, alam mo yun, you become like this. Like them. Kasi nga, pina-follow mo sila, nagkakaroon ka ng impact. That's influence. That's influence. Nagkakaroon sa'yo ng impact ng buhay nila. Diba? Minsan nga, how you dream, diba? Paano ka, hindi mo naman pangarap dati magkabahay or hindi mo naman pangarap na, kaya maging flight attendant. Pero dahil itong, pina-follow mo itong taong to na gusto niya maging flight attendant at gusto niyang, ang dami niyang sa buhay. Ayan, si Mimia, wow, nagkaroon ng bahay. Ikaw tuloy, na talagang na-hype na, ay, gusto ko din to, ganyan. Because that's the truth, no? And yun yung mga advantages din ng social media na somehow, sa generation nyo, ewan ko kung agree kayo, no? Marami na ngayon ng mga aspiring na, ay, gusto ko rin maging confident like him. Hindi ka nagsasalita dati, pero nakita mo, ay, gusto ko rin maging confident. Gusto ko rin ma-attain yung bahay na yan. Someday, mabibigyan ko rin ng ganyan sila mama. Mabibigyan ko rin ng ganyan sila papa. Diba? Yun yung mga advantages. Eh. And, but sad news is, there are also disadvantages. Amen? There are also disadvantages. Sino dito yung may nakita ka na post ng mga influencers or ng mga friends mo na parang pag nakita mo siya, ay, ba't ganun? Siya may boyfriend na ako wala pa. Ay, ba't ganun? Siya masaya, ako hindi. Bakit ganun? Nakakabili siya ng 3 pantalon, ako hindi. Sino yung mga nakakaranas ng ganun? Diba? Sa Ate Clown, sabi niya, me. Nung okay ka naman, pero nakita mo tong taong to, bakit ganun? Nakakalungkot naman. Diba? So, dalawa lang yun, guys. We can't control kung anong dating sa'yo, nung influence. Either bad. Yung apekto sa'yo. Diba? Kaya nga, ngayon, pag-aaralan natin kung ano ba yung influence. You know, influence is a gift. Being an influencer is a gift. Binigay yan ng Diyos sa atin. And
papakalakayan natin. Alam niyo ba, meron sa Bible na in-address ng Panginoon sa atin na tayo ay magiging influencers. Do you believe that? I-explain natin yan. And sinabi niya ito sa mga disciples niya. Wait lang, sorry. Kulang pala yung ano. Hindi ko pala nalagay yung passage, yung verse lang yun nandito, sorry. Okay, so ang background dito from Matthew, okay, kausap ni Jesus, yung mga disciples niya, and in-explain niya, tinuro niya yung Beatitudes. Nasa Sermon on the Mount sila. After nito, sinabi niya itong mga katagang to na he is addressing our influence. So, sabi niya dito sa Matthew 5:13. Wait lang. Yan. Verse 13 to 13 lang muna pala. Okay, dito muna tayo. Sabi niya dito, "You are the salt of the earth," sa mga disciples. "But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot." Okay? Sinasabi diyan ni Jesus na, explain ko pa mamaya. Na, kasi 'di ba ang salt, anong ginagawa ng salt, guys? Parang pampapreserve siya, 'di ba? Yung wala mong lasang pagkain, magbibigay siya ng lasa. And alam niyo yung time kasi na to, 'di ba? Very ano sila sa dagat. Kasi 'di ba halos lahat ng mga disciples niya, mga fishermen, 'di ba? Most of them are fishermen. And talagang doon niya kinommunicate na you are the salt of the earth. Talagang namamangha sila na salt. Grabe, ang laki ng impact noon, 'di ba? Ang laki ng impact noon sa ocean. 'Di ba? Imagine niyo yung mga salt na nasa kusina niyo ngayon. Those came from ocean, 'di ba? Parang and alam niyo naman, pag naligo tayo sa beach, napakaalat niyan. Ganun yung impact niya. Okay, ganun yung impact niya. Pero ang laki ng ano niya, ang laki ng tulong, 'di ba? Ang laki ng tulong. It preserves, it purifies, 'di ba? May mga ano pa nga kapag oh, ito madumi to, oh, maglagay ka lang ng asin, ganyan. Tapos lagay mo sa tubig. Tapos ano pa, 'di ba nga ngayon sa ano natin, yung pag may COVID ka, umagsuhob ka lang, maglagay ka ng asin diyan, tapos tubig, tapos yun, ano, mag-gargle ka, tapos magsuob ka. Ganun. So that's how powerful yung salt. Ganun kalaki yung impact niya. And grabe yung sinabi ni Jesus dito sa mga disciples na, alam mo, you are the salt of the earth. Malaki yung impact mo sa earth. Okay? So sinabi niya na, but if the salt loses its saltiness, sinasabi ni Jesus na may tendency, guys, na mawala pala yung alat natin. Ayan, sino maaalat dyan? May alat ka pa ba? Okay? Sabi niya, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? Alam niyo, kapag ang salt nga, nawala na talaga siya, hindi mo na yan mababalik na, okay, sige, hindi na siya back to normal or back to original na maalat pa rin, na ganun pa rin tulad ng dati. Pag hindi nagagamit or hindi na-exercise, hindi siya nagamit pang preserve or whatsoever, mawawala yun. Okay, sabi dyan, it is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Sakit, di ba? Sabi niya, it is no longer good. Wala nang, ang dami mo sanang nagawa for being a salt, pero dahil hindi mo in-exercise, hindi mo in-exert, hindi mo ginamit, okay, sabi dyan, they will be thrown out and trampled underfoot. Tatapakan na lang yan. Diba? At tatanggalin. And, sige, explain ko pa mamaya ano yung kinalaman nito. Sabi ni Jesus sa next verses, sa verse 14, sabi niya, you are the light of the world. You are the light of the world. Yan. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Sabi niya, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand. Okay? And it gives light to everyone in the house. Sinabi to ni Jesus sa kanila. You know, I wanna tell you today na alam nyo na when Jesus
when we started to follow Jesus, okay, we became influencers. Itong sinabi dito na you are the light of the world, ina-address niya na anak, magiging ilaw ka dito sa mundo to. I am addressing your influence. Sabi diyan, a town built on a hill cannot be hidden. Hindi yun, tabag dito, hindi mo yun matatago. Diba? You are meant for that. Diba? Neither do people light a lamp. Hindi ka, sabi ito, and put it under a bowl. Hindi ka naman maglalight ng lamp para itago mo lang. Amen? Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. Anong purpose? Bakit hindi mo itatago? Because you will be the light dun sa mga tao sa bahay mo. Okay? The truth is, nung sinabi to ni Jesus sa mga disciples niya, ina-address niya na mag-i-impact kayo sa world na to. Mawawala na ako sa mga susunod na araw. Mawawala na ako after how many years. Pero kayo, you will be the light of the world. I-influence itong taong to. Makikilala nila ako through you. Amen? So, next natin. Sabi dyan, yan. In the same way, let your light shine before others. Sinabi dyan, in the same way, let your light shine before others. Hindi sinabing light lang nino. Light lang dapat ng mga maiingay yan. No? Kaya light lang nila Ate Clau. No. He's talking dito sa mga disciples. Hindi naman lahat yon influencers talaga by nature. Diba? Hindi naman lahat siguro yon talagang lahat natin nasa frontline. But sinabi niya ito lahat sa mga disciples niya. And we are also disciple of Christ. Sabi niya, let your light shine before others that they may see. Anong purpose? Makita ka ba? No. That they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Amen? That they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So anong makikita natin dito? First truth na sasabihin ko sa inyo is that you are an influencer. Sabihin nyo nga sa salita, sa sarili diyan, I am an influencer. I'm an influencer. Eh ate, wala naman akong followers sa social media. I'm not talking about social media here. Okay? Wala pa namang social media yung sinasabi ko ni Jesus. Social media na lang nasa age natin yun ngayon. Diba? Yun yung pwedeng gamitin ng Lord to influence. But, sinabi niya to sa atin, and you are an influencer. You are the light of the world. Magkaka-impact ka, para kang asin. Kakalat, magkaka-impact, magpapapresent. You are an influencer. Hanggat may taong nakatingin sa'yo, hanggat may taong tinitingnan yung steps mo, na sinabi mo na Christian ako, okay? O kaya nakikita niya lahat ng galaw mo, hindi ka man aware pero influencer ka. Basta may audience ka, bunso mo mang kapatid, mag-isa lang yan. So what? Influencer ka. Ikaw lang ang makakapag-influence sa kanya. Hindi ate, hindi na ako lumalabas ng bahay eh. Okay, pero may kausap ka pa rin. Diba? Each day, hindi mo na namamalayan na kahit pa paano, na i-influensyahan mo pa rin sila. We are influencers. Kaya nga sabi, the decisions we make impact those around us. Kahit simple lang yan, nagpalit ka sa Zoom, diba? Nagpalit ka sa youth, ay, late naman pala si Kuya Ian, late na rin ako. Diba? Okay lang naman pala eh. Naka-off cam si Ate Jocelyn. Okay lang naman, off cam na rin ako. Okay? So, ang tawag ito, hindi naman nagmo-module si G-Boy. Okay, ano na lang module. Hindi na lang din ako mag-module. Okay. So, every small thing, yung mga dinideside natin, hindi nyo alam, pero it impacts those people around us. Sabi, the lives we lead either make us more credible witnesses. Credible, yung totoo ba talaga? Talaga bang si ano follower ba ni Jesus? Or they just make it more difficult for others to take the gospel. O mas nahihirapan. Nagigas nyo? Parang, dahil nga influencer ka, dalawa lang yan. Mas magiging magaan ba sila na sundin si Jesus or hindi? Mas maniniwala ba sila? So,
yun nga, going back na sinasabi ko, di ba, na we are all influencers here, lalo na may social media influencers pa, punong-puno na itong age natin na hindi mo na alam na, okay, sino bang papakinggan ko, di ba? Yung decision pa lang na sinong ikiklik ko na video for today, ako everyday ganun kasi naggusto kong malibang ganyan. Pag magpa-podcast ako, sino bang ikiklik ko ngayon? Si Joy Spring ba? Or si Megan Young? Or malamit, nagde-decide talaga ako. Okay, but no, ito talaga, yung nalaman ko yung series na to, nalaman ko na, wow, called din pala ako to influence. Not necessarily sa social media, but that's a biggest platform. But, you know, it starts at home. Okay, but, yun nga, kailangan nating malaman ngayon na in-address tayo ni God as influencers. But the question is, among all the influencers sa mundo natin, good or bad, what makes you different? What makes you different? Yan yung nasa poster natin yan. Actually, yan ang sasagutin natin for the next Sundays. Sa mga influencers, sa dinami-dami na mga influencers ngayon, what makes you different? You know kung ano yon? Because you are an influencer for Christ. Hindi ka lang influencer para sa sarili mo. Hindi ka lang influencer para sa mga likes or para sa approval ng mga tao. But you are an influencer for Christ. Bakit? Si Jesus mismo yung nag-address sa atin. Na feeling mo, ay hindi, dito na lang ako. No, you are the light of the world. Ano sinasabi mong dito na lang ako? Ate, nasa darkness na rin naman eh. Okay lang yun, sa darkness na lang din ako. No, ikaw nga yung light dyan eh. Diba? Kaya nga may darkness, gusto ko ikaw. I like your let your light shine, sabi nga, diba? Let your light shine. And yun yung gusto ni Jesus. Anak, magsha-shine ka. Magsha-shine ka. Yun yung gusto ni Jesus. Okay, so the question is, what are we passing on? Anong klaseng impluwensya yung ibinibigay natin sa kapatid natin, sa mga kayut natin, sa mga menti natin, or even those people na friends lang natin sa Facebook, what kind of influence yung binibitawan mo? Anong klaseng impact? Ikaw ba yung parang, eto mag-i-story naman to, puro bragging lang ng mga pinakain eh, nakakagutom eh. Nagugutom lang ako dito, ganyan. Okay, so good. Okay din naman yun. But, you know, this is the time to assess yourself knowing na influencer pala ako. Okay? Paano kaya tinitingnan ng tao yung buhay ko? Anong epekto ko sa kanila? Kung nakikita ko ito, parang nalulungkot lagi ako. Parang tamad na tamad. Ako din tuloy, parang tinatamad na rin. Ganyan. Si ate, o kaya naman, ikaw ba yung talagang, si ate, very passionate, yan. So, ganun ba yung nakocontribute mo sa kanya, na siya na rin, nagiging passionate na rin siya. Nagiging salt siya, na para bang nagpe-preserve. Okay? And looking back, nung sinabi ni Jesus kanina, those are all good things, no? Yung sinabi, inambing niya tayo sa salt of the earth, light of the world. Grabe, diba? So, dun palang isipin mo, napaka-precious mo, nasasabihin ni God sa'yo, anak, you are the light of the world. You are my influencer. Wala nang ibang mag-i-impact pa ng mundong ito, kundi ikaw. Ikaw. Okay? Itong, ilan tayo dito? Itong 22 participants na to, imagining nyo na lang kung sino-sino yung nag-follow sa inyo. Kayo lang, kayo yung tinawag ni Lord para i-influence yung taong ito. What influence are you making? What influence are you making? Is it negative or positive? Diba? And alam nyo, nakakalungkot din ngayon na may mga bad influence talaga. Kaya nagkaroon din talaga kami ng desire or ng heart for this series. Kasi sabi namin, ang tawag dito, ang dami na din, sad fact talaga, hindi naman lahat ng influence maganda, diba? Okay, may mga influencers sa atin na ito, magpakita ka ng ganito, dapat maganda ka, o dapat mag-live-in na kayo ng partner mo, masaya to. Diba? Yun ba yung light na gusto ng Lord sa atin?
Kaya ano eh, lahat ng mga influencers talaga nakaka-push, lahat ng influencer for Christ talagang, oo nga, no, ba't ako nagtatago? It's time to take up that call na you are an influencer. Hindi mo kailangang mag-post, but you can start at home. Hindi mo kailangang mag-post o mag-engrande, mag-vlog, siguro hindi ka ganun, pero you can start at home. You can start at what one person na lagi mong kausap. Amen? Amen? Nandiyan pa ba kayo? Sige nga, type nyo nga, again, influencer, kung naniniwala ka na influencer ka in your own way. Come on. Sige, chat natin. Influencer, hindi yan nasa likes or followers. Basta alam mo na may taong nakatingin sa'yo, may taong kilala ka na lagi mong kausap, you can impact that person. Sige, kung naniniwala ka, influencer. Yes. And ganun yung pag-uusapan natin for the next Sundays na ano po bang klase, Lord, yung called, paano mo ba kami kinold as an influencer? Ano po ba yung dapat na, namin gawin? Amen. So that's our first part. Mabilis lang tayo. Malapit na tayo matapos. But may we also reminded, no? Be reminded na hindi lang tayo influencer. Bakit? Dahil follower din tayo. Amen. We are also follower. And alam ko, aware kayo na kapag kung sino yung fina-follow nyo, sinabi ko na kanina, no? Eventually, that becomes who you are. And yun rin yung napapasa mo sa circle mo. Yun din yung nagiging way of life mo. Diba? Ganun ka na rin mag-isip or whatsoever. Kaya, importante ding malaman to. Na guys, you are also a follower. Hindi mo pa rin sabihin na, influencer lang ako. Sabi ni God, influencer, no. Diba? Follower nga tayo ni Jesus din eh. But, we are living in this world na ang tendency pa rin natin is mapa-follow natin itong mga taong to or mapa-follow natin itong nanay natin, of course, yung tatay natin, no? And yun din yung magandang question dyan na who do you follow? Sino naman po yung sinusundan mo, di ba? Sino yung mga kinlik mo? Kanino ka mga nag-subscribe? Sinong mga tao yung tinitingnan mo? Di ba? It could be the leaders ng you, kami. Di ba? Who do you follow? Mga pastor mo, mga kuya mo, mga ate mo, sa social media, sino yung mga, kanino ka mga nag-subscribe. That, importante din yun. Napaka-importante din, guys. Kasi, yun nga, yung sinabi natin kanina, di ba? Yes, makaka-impluensya ka, pero wait lang, huwag kang magpakaano dahil mai-impluensyaan ka rin. Kaya, importanteng malaman na, oo nga, no, sino ba yung nagpa-follow? Kasi, kung titingnan nyo, bakit ka nagiging negative? Bakit ka nagiging parang negative ngayon? Ah, baka dahil sa pina-follow ko na ito, wala na akong ibang ginawa. Kundi lahat ng episode ni Rapi Tulpo, tingnan ko. Makikipag-debate pa ako. Ah, tama-tama yan. Yan, kasi naman, nagloko pa siya. Mga ganyan, okay? So, ikaw tuloy, negative ka na sa mga tao mag-isip. Iba wala ka lang ginawa. Grabe talaga ang mga lalaki, pare-parehas. Mga ganyan. Hindi po. May mga godly men pa tayo. At you know, yung mga godly men natin nandito sa youth na yun. Wow. Tama ba, mga men? Okay? Ikaw, hindi ka naman dati, hindi mo naman, lalaki ka, hindi mo naman gusto dati yung talagang sobrang gandang. Gusto mo lang gentle spirit. Pero kakanood mo nitong mga naggagandahang mga babae. Dapat kita yung ganito. Dapat kita. Wow, parang umaano ka na. Diba? Well, alam nyo, ang tunay na maganda, hindi yan nasa mukha, nasa puso yan. And itong mga magagandang to, nandito rin yan sa youth. Tama ba? Yung mga girls natin? Nandito ba yan? Yung ganda, hindi lang sa mukha, nasa puso? So you know what I mean? Importante guys kung sinong pina-follow mo. Kaya mamaya tingnan nyo, sino ba yung mga pina-follow ko dito? Kasi naaapektuhan ako nito. Kung hindi mo nakikita na talaga magpapalapit sa'yo sa Panginoon, then pwede mo na silang yan, subscribe. Hindi na nakakapag sa'yo ng magandang vibe. Alam mo yun. Okay. Yung next ko lang, hindi na ako nakagawa ng PowerPoint. But, can you form, ito lang. Sige, pwede bang ganito na lang kayo? Nakikita nyo ba ako?
circle kayo ng ano, ng i-circle nyo yung inyong mga circle eh, no? Gawa kayo ng bilog, ayan. Okay. Meron daw parang circle of influence, okay? Yung nasa sentro, ikaw, ito, for example, ikaw yan. Itong nandito, guys, itong nandito na circle na malapit sa'yo, those are your inner circles. Sino tong inner circle na to? Sino tong inner circle to? Ito yung kilala ka mula ulo hanggang paa. Kilala ka paano ka magalit. Kilala ka paano ka magutom. Paano ka mang-away. Okay? Kilala lahat sa'yo. And sino itong mga to? Yung nakakakita ng mga words and actions natin, tawag ito, kung walang camera, those are your family. Amen ba yun? Those are your inner circle. And ito namang, nasa, imagine niyo na lang, may bilog pa dyan. Okay? Imagine niyo na lang, itong bilog na to, those are your outer circle. Dito naman, yung mga tao na hindi sobrang kilala ka, but still, you can influence them. You can still have, parang ma-impact sila. Okay? Sino-sino yung mga yon? Yung mga friends mo na hindi mo lagi nakakasama. Nakikita lang yung mga story mo. Yung mga classmates mo na nagkikita lang kayo tuwing module. Tinitingnan lang kung paano ka mag-aral. Okay? And yun, believe it or not, itong dalawang circle na to, itong inner and outer circle, ganyan yung gustong ma-reach sa atin ng Panginoon. But, please be reminded na we can't impact the outer ones kung yung inner circle nga natin, hindi natin ma-impact. Amen? Hindi natin ma-impact. Anong sabi ka din sa verse? Balik ko lang ah. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds. Ay, sorry. Hindi pala yan. Sorry. Very ano na ako, passionate. Hindi pala yan yung verse. Sorry. Sabi ito, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. That's your inner circle, yung nasa bahay. Question is, paano mo ini-impluensyahan yung kapatid mo? Anong impluensya yung napapakita mo sa mga kapatid mo? Okay? Positive ba or negative? Nilalagay mo ba yung lampara sa stand or itinatago mo na lang? Ngayon din, dito na lang ako. Nagsisimula sa inner circle. But of course, hindi magtatapos doon. Ang gusto ni Jesus. Kaya nga sabi niya, you are the salt of the earth. Diba? Grabe yung sinabi ni Lord dito. Salt of the earth. Hindi ka lang din pang bahay. Diba? Pang ano ka, pang outer circle ka, pang kalahatan ka. Amen? So I want you to picture na, no, sino yung mga inner circle nyo and sino yung mga outer circle nyo. Okay. So actually, tapos na tayo. But ako talagang ngayon lang, no, na-touch or parang talagang na-review ako dito na may mga tendency ako na parang ako to eh. Gusto ko na lang ilagay yung, sorry, asin pala nakalagay sa inyo. Ayan. Gusto ko na lang ilagay yung lampara sa bowl para matabunan na lang. Eh, hindi naman ako influencer. Hindi naman ako ano. Wala naman akong sasabihin dyan. Hindi naman ako ma-post or what. Pero sabi sa akin ng Lord, pag magpo-post ka about sa pagkain, pag magpo-post ka about selfie mo, gustong-gusto mo. Pero bakit pag about making me shine? Hirap na hirap. Pag-awayin yung mga kapatid mo, game na game ka. Pero pag kausapin sila, tara, yung gentleness ba? Sabi nga, nakalimutan ko yung passage, pero sabi doon, let your gentleness be evident to all. Hindi sinabing let your gentleness be hidden. No, maging evident yan. Ganun yung sinabi niya, let your gentleness be evident to all. And yun yung gusto ng Panginoon sa atin. That we will not hide it. Diba? We will let our light shine.
Kaya sabi ko, Lord, oo nga, bakit ako, ano, bakit ko itatago? Ba't ako magtatago, di ba? Eh, called mo nga ako to be a light, called mo nga ako to be a salt dito sa mundo to. And sige, social media, napag-usapan natin kayo na ang dami sa inyo nag-i-story. How many are you na talagang, Lord, gusto ko ngayon na kahit papaano, maka-bless ako ng tao kung sino man makakabasa natin. Makakabasa natin. Meron bang nagagalon sa atin? Guys, ang dami ng toxic sa social media. Ang dami-dami ng toxic na nakikita na hindi magandang example. Come on. Okay? I want to be blunt here. Makikita natin, 21 years old, nagli-live-in na. Pero guys, alam nyo ba na isa sila sa mga top 10 most followed dito. Kaya makikita mo ngayon ano nangyayari sa mga kabataan. Oh, gusto ko na rin yan. Gusto ko bakit na ng ganito. Gusto ko na rin makasama yung boyfriend ko. Bakit yun yung pinafollow? Yun yung maganda para sa kanila. The question is, anong ginagawa natin? Hindi na lang, okay lang yan. Ano ba yan? Grabe naman sila. Taga-comment ka na lang ba? Taga-comment ka na lang ba na, grabe talaga to. Ikaw, anong ginagawa mo? Magpo-post ka lang ng ganito, ng ganyan. Wala kang ginagawa. Yung sabi ni Jesus, in the same way, anak, let your light shine. May ilaw akong pinlanta sa'yo. Anong ginagawa mo? Diba? Andiyan, sabi niya, anak, let your light shine. Napakalinaw. Let your light shine. May ilaw dyan sa'yo. Okay, ang kailangan mo, buksan mo, and let it shine. Anong purpose? Para sumikat ka? Ganun ba? Bonus yun. Sige, let's say, let's be blunt dito. Sisikat ka naman talaga. Pwede, no? Pero sabi dyan, that they may see your good deeds and what? Glorify your Father in heaven. Amen? Glorify your Father in heaven. Kaya, alam mo, itong sinasabi ko ngayon, no? Sobrang talagang nag-shake lang talaga ako kasi ang galing ng sinabi ni God sa atin. Parang sinasabi niya na, anak, you are an influencer. You have to accept that. Influencer ka. Magsimula ka sa bahay, that's your inner circle, and still, wag mo ding kakalimutan yung mga outer circle mo na silently nakatingin sa'yo. Silently, pinapanood ka. Either they will be inspired, tatanungin nila sinong Diyos mo, or ano ba yung buhay na to, wag na lang. Okay? So, I really hope na itong coming series natin, malalaman natin na what makes us different among all these influencer. We have Christ. Si Christ yung ambassador tayo ng Diyos. Okay, ambassador tayo ng Diyos. Sinong binebenta natin dito? Si Jesus. Okay? And makikita natin paano natin maa-attain itong paano maging influencers, paano maging effective influencer of Christ. Amen. So sige, siguro after anong oras na ba? Sorry, I lost it. 3:40. Okay. May download ko na kay VR. Okay. So, may papanood lang ako sa inyo na kanta. Okay. Very, very old na rin to. Old song na rin to. Pero, you know, andito talaga naka-message din itong Matthew 5. And, sige, habang hinitingnan natin yung video, can you just, no, siguro nakagagsulat ka na ngayon, sino ba yung mga inner circle mo sa life mo? And ano ba yung sa tingin mong influensya na nabibigay mo sa kanila? At the same time, sulat mo rin yung mga outer circle mo. Be specific. May mga follower ka, imposibleng wala. Diba? They are looking up to you. Ano din yung influensya na nabibigay mo? Okay. Sige, wait lang natin yung ating ano. Yes. Sino yung inner circle? Live inside the dark.
okay? Sige, lahat ng magde-decide today na I will let my light shine for Jesus. Umikit tayo, let's pray. Let's pray. Lord, maraming salamat po, Father God. Lord, thank you, God, for your reminder to us today, Panginoon. Lord, nagiging observant lang kami, Panginoon. Nagko-comment na lang kami. Tumitingin na lang kami, Lord. Pero nakalimutan namin, Panginoon, that we are also called to influence, Lord God. We are also called to be light of this world, Father. We are also called to shine, Panginoon, para sa iyo, Father. Nakalimutan namin yun, Panginoon. When we're just watching this generation, Lord God, na influensyahan, Lord God, ng mga bad influence, Lord God. Because that's the truth. Hindi po lahat ng influensya sa mundo ay maganda. Nakakalungkot, God, na makita, Lord God, na ito nangyari sa mga kapatid. Lord, recommend our search today, Panginoon. Recommend our search. Patawarin mo kami. We repent, Lord God, for those times, Lord God, na naging lax kami. Na puro galit na lang, Lord, yung pinapakita namin sa mga bunso namin, kapatid God. But we don't have this intentional, Lord God, na mabigyan namin sila ng good influence, Lord. We're not a good example, Father. Pinapabayaan lang namin sila, nagagalit pa kami, Father. Lord, patawarin mo ako, Panginoon, kung ano lang yung gusto kong i-out sa social media, gagawin ko. Nakakalimutan ko na meron nga palang nakatingin din sa akin. Bakit nga pa pag sarili ko, napupuso ko. Pero Lord, itong youth service ni hindi ko ma-share. Nahihiya ako eh. Hindi ako proud. Pero Lord, today, ni-remind mo ako na influencer mo ako. I am the light of the world. You want my light to shine para makilala ka. Ginagawa kong excuse yung hindi naman face-to-face, hindi ako sanay dyan. But Lord, I know I have to accept, I have to embrace this reality na this is the age of time. Kailangan ko nang mag-adjust. Kailangan ko nang kamustahin yung mga tao sa circle ko. Kailangan ko nang kumustahin yung mga youth na hindi ko na nakikita dito. Yung mga friends na dating kasama ko pero ngayon dito. Napabayaan ko ng Lord yung influence ko. Dati ang laki ng influence ko ngayon. At patawarin ko ako, Lord. Lord, humihingi rin po kami ng tawad, Lord God, sa mga fina-follow po namin, Panginoon, na dapat hindi, Lord God. Nag-enjoy kami, na-entertain kami masyado, Panginoon. Na hindi namin napapansin, Lord God, na ilalayo na pala kami dito sa'yo, Lord God. Dapat papalapit sa'yo, pero nalalayo kami, Lord God. Help us to discern, Lord God, ito ba, tama ba na ito yung tinitingnan kong tao? Tama ba na ito yung pinapangarap ko, yung pangarap niya, pangarap ko na rin? Ito ba dapat yun talaga? Help us decide who to follow and who are not to follow, Father. Give us wisdom, Panginoon, to discern, Lord God, sino po yung dapat tingnan namin. Patawarin po kami, Lord God, kung parang kami yung sa sinasabi mo, Lord God, na tinatago namin, Lord God. Kung ilaw namin, wag na lang, ayoko, dito na lang ako. Patawarin mo kami, Father God, but Lord, right now we repent, God. Give us the courage, Lord, to once again itaas yung ilaw, Panginoon, na binigay mo sa amin, na nandito sa amin, Lord God. Hindi na ito mapupundi, Lord God. Hindi na ito mamamatay, Panginoon. Because today, Lord God, in this month, Lord God of May, Panginoon, we are encouraged, Lord God, to speak on behalf of you, Panginoon. To influence on behalf of you, Lord God.
hindi na lang kami maiiyak, malulungkot sa nangyayari, Lord God, sa mga kabataan, lalo ka toxic, Lord. But Lord, we will counter-attack, Panginoon. Kung puro toxic na yung nakikita namin, Lord, magpo-post kami ng good things. Pupost namin kung gaano kami kasaya kapiling ka. Pupost namin, Lord, kung gaano kasaya mag-youth service. Pupost namin, Lord God, Panginoon, na nakakarinig kami ng salamat na nakakapag-youth kami, Lord God. Not to brag about ourselves, Lord, no. But Lord, because we want, Lord God, yung light na binigay mo sa amin mag-shine for the purpose na mag-glorify ka sa kanila. Anong meron sa kanya, bakit positive siya masyado? Anong meron sa kanya, bakit saya-saya niya pag nag-good service? Bilang pala siya masaya pag naglalaro, hindi lang yun yung ipupost niya, may something sa kanya, and that is you, Lord. Hindi mapipigilan, Lord God, yung ilaw, Panginoon, na nandito sa amin, Father God, because today, God, we decide, Lord God, na we are your influencers, Lord God. We will be your influencers, Lord God. We will let this light shine, Panginoon. And that will start at home. Hallelujah. God, I pray in Jesus' name for all the people, for all these young people, Lord God. Influence nila, Lord God, maging start po sa tahanan, Panginoon. Sila man ay ate, sila man ay kuya, sila man ay bunso, Lord God. They have the power to influence, Lord God. I pray, God, na talagang ikaw ang mag-manifest sa buhay nila, Lord God. I pray that you stir up our hearts, Lord. Malaman namin ano ba yung dapat kung kayo sa tama pa ba yung influence nila o puro negativity na lang. Lord, I pray, ayusin mo yung puso namin. Hindi pa natapos yung araw na ito, hindi pa natapos, Lord God, yung series na ito, Lord God, na hindi na ba hindi na bago yung perspective namin how we are called to influence, Lord God, for your cause. Thank you, Panginoon. We know, Lord God, na we gathered for this month, Lord. We gathered sa Panginoon. We're excited. Excited kami, Panginoon, sa mga gagawin mo, Lord God. I'm praying for these young people, Lord God. Sila po ay titingnan, Panginoon. Hindi man pa maraming tao or medyo isang, kahit isang tao lang yan may nakatingin sa kanila. I pray, God, that hindi sila yung makita, pero ikaw, Lord God, yung makikita sa buhay nila. Lord, hindi na po kayo magtatago, hindi na kayo matutulog, Lord God. Because active influence. It will start at home, it will start in our inner circle, hanggang outer circle. Thank you, Father God. Strengthen us. Namin po kaya. Masyado po mga kitan. Nakakas, Lord God. Influencers, mga bad influencers. Lord, we know that we can do it, Lord God. Kasama ka naman natin. Thank you, Father. We praise you and honor you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. And sige. Angel pa ba kayo? Patingin niya na mga amen nyo. Mga na-bless ngayon and encourage. O, parinig naman ang amen nyo. Pwede kayo mag-unmute. Amen. Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Yes. Praise the Lord. Okay, so siguro may onting ano pa tayo, no? I wanna hear sa mga ate at kuya natin dito, o kaya, sige, lahat ng mga volunteers, mga members, mga bago man kayo, ano yung mga nakukuha dito? So, sige, magpaka-influencer tayo dito. Ano yung mga na-takeaway natin ngayon? Let's encourage one another. Bago tapos ko. Meron ba? Pwede kayong mag-chat. Babasahin po namin yan. Hello, Ate Nikki. Rinig ba? Yes. Yes, Nikki. Ayun. Sa akin, ano, share ko lang, maging sobrang excited talaga tayo sa series na to kasi sobrang influencer tayo sa stories natin, sa pagpo-post natin, sa bahay, kahit yung paghugas ng plato mo. Kasi may nakatingin sa inyo. And ito, share ko lang saglit. Ayan, isa yun sa bakit ako nag-journalism. Kasi yung ate ko, yun, journalist siya nung bata. So, nakikita ko may medal siya, dala-dala. Hindi ko yun makakalimutan. Kasi nanalo siya sa DSPC. Ba yun, Ate Pat?
basta yun, nanalo siya. Tapos sabi ko, gusto ko rin maging ganyan, gusto ko din maging writer. And ayun, hindi nyo alam ko ano yung epekto nun sa mga kapatid ninyo, tsaka sa mga taong nasa paligid ninyo. Tsaka sobrang powerful talaga nung ano na to. Series na to, excited na ako. Baka meron ng mag-volunteer dito na maging marketing. O, diba? Taray! Marketing sa social media natin. Kasi we need people na creative dun. Hindi lang tayo sa sarili-sarili nating social media. Maging influencer din tayo sa sarili din nating church. Thank you very much, Ate Nick, for that. Grabe energy yan ni Ate Nick, no? Okay? Sige, meron pa ba? Come on, huwag tayong mahiya. Ako na lang, Anix. Okay, sige. Go, kuya. And actually, yung verse na to, ng devotion ko to ng Tuesday at our Monday. Okay. And ayun. And yung mga... mga devotion ko nakaraan halos related. So parang wala lang, parang rinig na rinig ko si Lord niya. Wala lang, parang wala, na-amaze lang ako kasi and kasi clearly talaga. And ayun, talagang na-realize ko na si God dinisay niya talaga tayo na maging influencer, maging light or salt ng earth.